Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makita ni Dr. Tanyag itong si Morgana ay hindi ito naniniwala na siya umano si Morgana dahil kahit saang ang gulo umano nito tingnan ni Dr. Carlos ay siya umano si Moira, kung kaya't agad naman din itong kinausap ni Dr. Carlos ang kanyang matalik na kaibigan at nagpatulong ito, kung kaya't agad naman din nilang kinunchaba ang nagbabantay kay Dr. Carlos, kung kaya't nakatakas itong si Dr. Carlos sa mental hospital at agad itong pinuntahan ni Dr. Carlos itong si Moira sa pamamahay ni Madam Chantal, kung kaya't ikinabulagta ng lahat nang bigla ang pagdating ni Dr. Carlos at agad naman din itong hinustids ni Dr. Carlos itong si Madam Chantal sa kadahilanan na naabutan nito ni Zoe ang kanyang daddy, na tinutukan ng kanyang daddy ng baril ang kanyang lula, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Dr. Carlos ang kanyang anak na itong si Zoe na natutuluyan umano nito ni Dr. Carlos ang kanyang lula, at hindi lang umano ang kanyang lula dahil pati pa umano ang kanyang mami at ang kanyang tita Morgana, ngunit hindi umano nito gagawin ni Dr. Carlos, basta aminin lamang umano nito ni Zoe ang katotohanan na itong si Morgana ay siya umano si Moira, kung kaya't hindi naman din ito nagdadalawang isip itong si Zoe na sabihin sa kanyang daddy, at sinabihan nito ni Zoe ang kanyang daddy na tama umano siya, na ang kanyang nga umano itong mami na si Moira at buhay umano ito ngayong alam na umano nito ng kanyang daddy, ay wag na umano nitong saktan pa ni Dr. Carlos ang kanyang lula at ang kanyang mami at ang kanyang tita, at hindi na umano sila mag-aaway, dapat magtulungan umano ng lahat dahil isa lamang umano ang kalaban nila kundi ang mga Tanyag lamang, at wala na umanong dahilan pa na mag-aaway pa umano sila, kung kaya't agad naman din itong ibinaba ni Dr. Carlos ang kanyang baril at agad naman din itong kinausap ni Dr. Carlos ang kanyang anak na wag na umano itong mag-alala dahil sa sang-ayon umano siya sa mga sinasabi ni Zoe sa kanya, na magtulungan umano silang pabagsakin ang mga Tanyag dahil hindi rin umano papayag itong si Dr. Carlos na agawin umano nito ni Dr. Tanyag ang kanyang ex-wife na itong si Lynette, kung kaya't agad na itong bumalik itong si Dr. Carlos sa mental hospital, at nang pagkadating nito ni Dr. Carlos sa mental hospital ay nagring ang kanyang cellphone, at nang sagutin nito ni Dr. Carlos ay si Eric pala ang tumawag sa kanya, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Dr. Carlos itong si Eric na buhay umano itong si Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.